dahil yun nga pinatawag kami ko anong chef maglilibang at kasi may business matters din yung mga boss namin, kaya thank you kina boss Glenn, kay Ma'am May accommodate nyo pa rin sa amin. Maraming mga binanggit sina boss pero hindi ko muna sasabihin yon. At ayun, thank you din. Although yung sinabi ko tungkol sa wifi ng workplace namin medyo ano yun, parang joke lang yun. Boss, Ma'am Boss Glenn. Lagyan nyo, iwanan nyo nung nakabuhay yung wifi para makakonect pa rin kami kahit papaano. Pero thank you din na kahit papaano makapag-connect kami in one time, in some time. Araw-araw ko yung pupunta doon para kahit papaano update lagi yung aming ano, aming mga phone. Ayun, base na rin sa pagkakaintindi namin sa modified ECQ sa Laguna. Okay, official na yung Cavite after ng evaluation ay mapupunta talaga sa GCQ. Leaving the Laguna province ang nag-iisang probinsya sa Region 4A ang mananatili sa enhanced community quarantine. At sabihin natin parang mostly sa mga industries at mga businesses ay mag-resume ng operation, although hindi pa natin alam hangga't hindi pa natin na-explore yung ano, yung buong kabayanan ng San Pablo once na mag-umpisa na yan ng ano ng Sabado. Yung isa pa niyan, hopefully once na maaprubahan sa third reading yung panukalang provincial franchise na mismong si Speaker Cayetano ang naghain ay madadala na agad sa Senado tapos sa bicameral conference then pirma ng pangulo making provincial permission na makapag-operate ng ABS-CBN hanggang October 31, 2020. Then after na mapirma ng pangulo, 15 days para ma-print yung kailangan ma-publish sa mga dyaryo. Then after noon maghahain saka pa lang maghahain ng ABS ng permission to operate sa NTC, then doon pa lang sila makakabalik. Although nakapaghain na sila sa Korte Suprema ng request for TRO laban naman doon sa CDO order ng NTC, which ano kaya yung magiging mas mabilis na mangyayari, yung magbibigyan ba ang TRO or siguro by June, kasi 15 days kasi yung publishing matter ay mababalik na sa area ang ABS-CBN. So we will end this day on that note. Thursday bukas at tingnan natin kung ano pa yung malalaman pa natin pagdating ng mga susunod na araw. 2 days to go before the end of the second extension ng enhanced community quarantine dito, at least sa Laguna at sa San Pablo City. Yun na muna. Bakit ako naman ngayon? Okay, day 59 ng ating yung pangalawang extension ng ating enhanced community quarantine dito sa Laguna, particularly sa Papua City. At sa Sabado ay kumbaga magle-level down tayo ng konti sa pamamagitan ng modified enhanced community quarantine. Sa buong Calabarzon tayo lang pong naiwan. Well, maraming maaring mag-disagree or mag-agree, may pros and cons ang modified. Well,
we rather take it na lang kasi mas gugustuhin kong makita yung pros rather dun sa cons. At least yung mga business establishments dito sa market area ay somewhat may magsisipagbukas na. If that means na if ever na I want to go back sa isang usual kong ginagawa, at least may mga matatapos na ako at possibly may mga paproduce na rin ako, no? Okay. At ngayon ay Huwebes at market day. Mamimili din ng mga kailangan na syempre yung senior citizen na kapitbahay natin, napakiusapan tayo na mamili. Particularly si Marlo yung si Marlo yung mamimili. Bati ka muna. Hello! Mamaya magdo-document din ako. Ano yun? Alas 7 na. Pag tumunog yun, alas 7 na. Dito sa San Pablo City. At syempre, ako maiiwan dito kasi hindi naman pwedeng mamaya bakit may kambalan magkasama nagpupunta ng palengke. Mamaya masilip pa yung factor na yun. Pero at least, thank you kay Boss Glenn. Shoutout muna. Pwede akong maiwan dito kasi binuksan niya ang wifi para sa amin. Thank you po, thank you po. Also, nagjo-joke lang talaga kami that time pero salamat na din. Oo, we definitely need talaga naman namin eh. Okay. Sige, lakad na muna ako, Lo. Okay, sige. Lalakad na muna si Marlo and kumbaga, yan na muna for now. Ayun, dito ulit kami sa bahay at nakauwi na kami after ng roughly 4 na oras kami sa labas. Gawa ng, syempre, si yung kapitbahay naming senior citizen, nagpabili ng mga pagkain. Tapos yung kay ate naman, nagpabili ng magiging tanghalian hapunan ngayong araw na to. Ayun. medyo may good news kami on our part. Okay, umuulan. Medyo umuulan na. Siguro, bunsod nga ito ng papalapit na bagyo. Ayun, abangan nyo sa Monday. Sa day... 61, 62, day 63. Tulad sinabi ko, medyo na-extend naman tayo pero modified ECQ dito sa Laguna. Yun nga, napanood namin yung interview kay Gob na ang kagandahan nito, nasa ECQ man pa rin kami sa Laguna, meron pa rin kami matatanggap na second tranche ng SAP mula sa DSWD. Kaya yung mga nasa GCQ dyan at sa mga modified GCQ, hindi, joke. Basta, abangan nyo sa Monday kung yung gagawin namin pagdating ng day 63. So, medyo pahinga muna kami. Siguro, baka late na rin kami magtanghalian. Ayun, thank you kay Carlo na nag-lead nung day 59 ngayong araw na to. Hopefully, si Carlo, madala siyang magsalita dito sa vlog series na to. Sige, yun na muna, konting merienda lang, tapos itit ng konti. Medyo nananakit pa yung mga kalamnan ko sa katawan. Siguro epekto ng medyo marami kaming mga bit-bitin kaninong umaga. Gawa ng epekto din ng araw ng pamamalengke namin sa barangay. Again, tuwing Monday and Thursdays ang market days namin dito sa barangay. At medyo early morning hanggang bandang 9:30 at mag-o-occur pa rin ito for the next 2 weeks. So mamamalengke ulit kami ng darating na Monday, especially this coming Monday. Tulad ng sinabi ko sa inyo, abangan nyo yung episode namin covering day 63. Abangan nyo na lang. Ayun, umuulan na dito sa lugar namin, dito sa Laguna, sa San Pablo City. Epekto ng bagyong Ambo. Pero mukhang wala namang masyadong ipag-alala. Gawa ng, parang manaka-naka lang yung pag-ulan. Pero hindi naman ganong kalakas. Kaya siguro by tomorrow morning, or buong gabi, siguro baka manaka-naka pa rin ang pag-ulan. Masa na lang na at least makatulong yung pag-ulan na to para kahit paano maibsan yung init ng panahon for hopefully for the rest of the day tomorrow.
sayang talaga eh kung hindi lang dito sa pandemic na to, malamang nakaipon na kami ni Carlo ng enough para meron kaming personal na gusto naming bilhin. Pero hindi muna lang babakitin kung bakit namin bibilhin pagdating na lang ng day 63. Ito pala yung isang anak ni Kagat na ang laki-laki na. Ang kalalaking pusa clingy. Mm. Di ba? Ayun. So, we will end this day on that note. At bukas ho ang last day ng second extension ng quarantine period to. Again, magbula nung mag-umpisa noong March 17, never hong pumalya ang Laguna magbula nung ginawang Luzon-wide, tapos naging selective nitong May 1, at itong darating nga na May 16 ay yung modified. Hopefully,